Thousands Bloggers. My name is Roselle. And you hire Francia. And we are going to talk about these uncommonly used Tagalog words that we are not familiar with. Before we are born. Because we are millennials and born in millennial period. Yung mga Tagalog na to ay mahirap ng matandaan. Napapakinggan man natin, hindi tayo sure kung anong meaning, tapos ano siya sa English, diba? Ano, tsaka hindi natin siya kilala talaga. Kasi, minsan natin siyang narinig, pero totally hindi natin alam na meron palang word na ganun dati. Partner, pakilakas ang boses. Sorry po, eto na. Okay. So, umpisa na natin? Game! Tara, let's! Una, marilag. In English, lovely. Ano nga bang marilag, partner? Ang marilag is ito ay parang... Example, ang marilag is katulad ni Rosel, isa siyang dalaga. So, sabihin natin, kabaligtaran po yan. Sige, iba na lang yung halimbawa natin. Sabihin na natin si Maria. Si Maria ay isang halimbawa o tunay na halimbawa ng isang marilag na dalaga. Kumbaga sa atin, para siyang si Maria Clara. Ganon. Big sabihin, napakainhin, kumilos. Yung parang suso. Yun. Kaya nakakaboring kasama yun, guys. Ayun yung wag nyong gagawin kasama. Yung matulad ko na lang, yung mga tsaka. Yung straight to the point. Ganon. Then, masaya kasama. Ah, di ba? It's like diddling. And then, two. Ang two is pagwawari-wari. Ano ang pagwawari-wari, partner? Ang pagwawari-wari is yung nag-iisip ka ng malalim, deep thoughts baga, ganun. Yes. Halimbawa is yung si John ay nagwawari-wari upang mas mapabuti ang kanyang pag-aaral. Pwede rin sa pagdidesisyon. Oo. Sa pagdidesisyon, kailangan mo magpawari-wari. Alangan yung tinanong ka, importanteng bagay na pala, sagot ka agad yung no. O kaya pabara-bara, ganun yung ginagawa. Yan yung madalas talagang makikita sa mga tulad nating teenagers. Pero sana makakita tayo. Or meron pang ibang teenagers na nagwawari-wari upang yung nila, isagot nila is yung karapat-dapat yun. Halimbawa na lang, inanong ka, inaway ka, sabi, magsusumbong ka sa teacher, no! Hindi mo pinag-isipan na yung kaklase mo maaaring umulit, ganun yung mga hindi pinag-iisipan talaga ng mga bagay, guys. Think naman! Pangatlo, is pulot gata. Pulot gata. You know what is pulot gata? Hindi siya yung nakukuha sa bubuyog, hindi yung honey. Pulot, hindi rin siya yung nyog na sa nyog natin nakukuha na gata. Iba po siya. Partner, yun? Yung mga pilosopo dyan, baka sabihin, yung nilalagay sa pagkain, yung gata, coconut milk. Hindi yung pulot gata, ang ibig niyang sabihin sa English term is honeymoon. Para sa mag-asawa po. Para siya sa mag-asawa, you know. You know na yon. Alam niyo na po lahat yon. Huwag niyo sabihin, hindi niyo pa alam. Kutosan ko kayo dyan. Pero syempre, kami ni cousin. Cousin kami. Hindi lang blood. Yes.
blood lang talaga. Napakasama niya po sa akin. Lagi niya akong hinahape. Ano? Hindi po totoo yun. Ano? Hindi po totoo yun? Totoo yun. Ano po? Kasi, kung honeymoon na yan, sa mag-asawa lang talaga yan. Opo. At saka huwag na, huwag mong gagawin hanggat hindi po kayo ikinakasal. Guys, gusto niyo bang makita yung paligid namin? Ano po, maulan po ngayon. So, nandito ito po kami. Ito po talaga yung mga beauty namin. Yan po, ganyan po talaga kami kapangit. Oo. Ay, ako lang ngayon. Pala. Ay, ako lang pala. Ay, ito maganda po. Maganda rin siya. Yan, nandito po kami sa tabing dagat. Kita niyo po yan, ang dilim. Doon po, may nagbibingko po doon. Ano po? Yan. Ito po ulit ang Cousins Vloggers. My name is Roselle. And Yahir, friend siya po. And this is our first vlog. And sana may natutunan kayo. Yeah. Our first vlog na magkasama kaming nagagandahan. Maya nga ako. I mean, siya lang pala. Maganda lang. Matalino. Hindi po totoo yan. Peke matalino po. Ano po, sana po, kahit na ganito kami katsaka, parang naglalaro lang kami, is nag-enjoy kayo. At may natutunan. May natutunan. At masukot. Malay nyo. Ano po, sana po nakatulong kami na itong mga salitang to, magamit nyo rin. Ganun po. Yun lang po. Bye-bye.